Ilang taon na si Ma'am Bad Girl? Wala sa may Saudi. 28 na si Bad Girl. Bad girl ka daw, kamo, bad girl ka kamo kasi masyado kang nakakasakal, ganun? Oo. Kasi ano, strict ta, tapos gusto ko, ganun. Kahit pagod na siya, gusto mo pa rin? Ano-ano po? Dapat. Ay, ganun. Grabe ka naman. Kahit walang-wala na talaga, drain na drain na. Niya ako eh. Ito. Dapat tanggapin niya. Kaya nga, kita mo strict talaga. Ay, ma'am po. Bet sa langaw. Ay, kanta mo sa amin. Anong province mo, ma'am? From City of Love. City of Love. Na, Bacolod, na? City of Love, Bacolod. Kasi Valentine's ngayon, February ngayon, no? Kamusta naman love life mo, ma'am? Ayun ka... Kakasawi lang. 3 days ago. Kakabrik. Masaklap pa, nahuli. Pa? May masaklap pa, nahuli. Nahuli mo? Oh, ikaw ang nahuli. Ikaw ba? Oh, nahuli ko siya, pero di siya umamin. Nahuli mo na? Di pa rin umamin. May ebidensya na, di pa rin umamin. Sige, na? Edad po ninyo ngayon, 28 anyos. Gaano ka nakatagal dyan sa may Saudi, ma'am? Magpa 5 years. 5 years, oh. Pero may asawa ka dito sa Pilipinas? Complicated. Charot. Complicated. O bakit, ikwento mo sa amin. Bago ka pumunta ng Saudi, nakapag-asawa ka? Ilang taon ka noon? Ang nag-asawa ako is 18. 18 ka pala nag-asawa? O sino itong naasawa mo? From Laguna. Ay, paano kayo nagkakilala? Iitin ka pa lang. Dapat... Ex-mate, long story yun. Oo, long story namin. Oh, sige, kwento mo sa amin para makarelate yung iba dyan. Sa text-mate. Magka-text-mate kami noon, ano, San to San. Then, call-mate. Tapos, nagkasundo kami na magkita. Sabi ko, sige, kung sigurado ka sa akin, sunduin mo ako ng Cubao. Kasi Laguna siya eh. That time, nagtatrabaho ako sa Quezon City, sa Fairview. Ah, sa Fairview. E di, 18 anyos ka pa lang nun. Nag-rebuild kasi ako eh. Ano po? Nag-rebuild kasi ako, kaya maaga ako pumunta ng Maynila. Oh, bakit? From Iloilo, 14 years old ako, pumunta ako ng Maynila. Ako lang mag-isa. City, sa Iloilo ka pala, no? Ah, Iloilo pala, City of Love pala yun. Akala ko Bacolod, nakalimutan ko. Smile pala sa Bacolod. City of Love, no? City of Love pala, Iloilo. Oh, saan ka sa Iloilo? Ba't nag-rebuild ka kamo? Ano, hindi kami nagkasundo ng tatay. Uh-huh. Tapos tatay's girl ako, kaya ayun. Ah, oh, so kayo napadpatyas dito sa Metro Manila, nagtatrabaho dito sa may Fairview. Oh, 14 years old ako, ano, hindi, nung umalis ako ng Iloilo, hindi nila alam na pumunta ako Maynila. One month na ako dito sa Maynila bago nila nalaman na umalis ako. At umalis. Lumayas kasi ako. Good girl ah. Nandito ka na sa may Fairview, sa Kalaunan, 4 na taon, dito ka na sa Maynila, nakatextmate mo itong lalaki nito sa may Laguna. Oo. Binigay siya ng kaibigan ko. Nakasamaan ko rin sa bahay. Tapos yun, nag-textmate kami. Tapos sabi ko, kung sigurado ka sa akin, magkita tayo, puntan mo ko ng Cubao. Tapos yung mga kaibigan no, ng naging asawa ko, naging nakausap ko na din, lagi ko rin nakakausap. Yes. Tapos, di ba textmate lang din, alam ko, nag-itsura nun, ganyan. Tapos, di nagkita na kami. Ah, nagtanong siya kung anong description ko. Sabi ko, naka-blue damit, pero naka-red ako. At sabi ko, naka-blue akong damit, pero naka-red ako. Tapos siya, tinawagan ko yung kaibigan niya kung anong damit. Sabi na kaibigan niya, nakapang-samba yun kasi iglesia.
Oh, tapos? Nakakonsum ba yun? Sabi, naka-black na slacks, tapos naka-white na polo, tapos ayun na. Nung doon na, tumatawag siya sa akin. Matagal ako lumabas eh, doon sa food court ng... Farmers? Si Miss Kubaw, sa Farmers yun. Ah. Doon. Sa ilalim, oh, tapos? Tapos nung... Kasi ang meeting place namin doon sa Jollibee, sa gilid. Sa taas, oh. Kata mga termin... Sa labas lang. Hmm. Sa labas lang. Terminal lang FX, oh, tapos? Tapos, pinuntaan ko siya doon, hindi niya, siyempre, hanap siya sa akin kasi naka-blue eh, pero naka-red ako. Nung pagkakita ko sa kanya mismo, tinignan niya ako, sabi ko, ikaw, hindi ko nagbabanggitin, kasi Mr. N, sabi ko ganun. Tapos sabi niya, tinignan niya lang ako mula taas hanggang baba, kasi dati, payat ako, mukhang bakla. Mukhang bakla kasi ako dati. Ngayon, hindi na. Payat. Bayat ako dati, tapos matangkad. Oh. Tapos mapandak lang siya eh. 5'. Mm-hmm. Ah, 5'. Siya. O tapos ikaw, anong height mo? 5'5. Ah, 5'5. Oh, grabe. O tapos, hindi ngayon tinignan ka, ano, masakit yung tingin sa'yo, gano'n? Hindi, hindi. Nagtaka siya, nasabi ko. So, nagtanong siya nga, sabi niya, ikaw si ano? Sabi ko, oo. Sabi ko, gano'n. Tapos yun, sinama niya ako dun sa Laguna. Mm-hmm. Sinama ka dun, mismo talaga, dun sa bahay nila? Oo. Aha. Pinakilala niya ako sa nanay niya. Yun. Ay, paano yung trabaho mo? Iniwan mo dito sa may Fairview? Hindi, ano, that time na yun, leave ako eh. Nagbakasyon ako, napalam ako na bakasyon yun. Ay, so may plano ko talaga magbakasyon para makasama ka sa kanya doon sa may Laguna? Hindi, ang bakasyon ko na yun, kung hindi siya makipagkita sa akin, doon ako sa tita ko pupunta. Ay, see. Ah. So ngayon, dinala ka niya doon sa may Laguna. Anong ginawa niya doon? Ayun, pinakilala niya ako sa nanay niya. Sa mga kapatid niya, sa mga kaibigan niya, ayun. Mm-hmm. Nag-stay ako doon siguro 2 weeks. 2 weeks ka nag-stay? Tapos? Ayun, tapos bumalik akong trabaho. 2 weeks ka nag-stay doon? Anong ginawa mo doon sa ano? Sa loob ng dalawang linggo? Nag-jack and poy? Nag-jack and poy kayong dalawa? Ilang taon na po itong lalaki na ito? Kasi ikaw, nasa 18 pa lang ka mo. Ano pa lang siya? Ano na ano? 15 years ang age gap namin. So, in short, nasa 33 na siya. Ganon. Oo. Parang ganon. Mm-hmm. Kasi ano ako nun eh. Mag-18 pa lang. Jesus. Oh. Tapos, pero tanggap mo naman siya? Unang pagkita sa kanya, okay lang ganito. Mabait naman siya kasi matagal din naman kami nag-uusap bago kami nagkita. Hmm, yes. Mabait naman siya. Tapos, mabait siya. Mabait, sobrang. Mm-hmm. So now, nung sumama ka dun sa bahay nila, tanggap naman ng parents niya na ganito, mag-jack-in-poy kayong dalawa dun sa bahay nila? Tanggap naman. Kasi hindi naman siya binata na that time kasi bali, pangatlo na ako sa buhay niya. Pangatlo ko na sa buhay niya. Kasi may una siya kasawa, tapos yung pangalawa na matay din ako pangatlo. Oh! Oh, tapos magkatabi kayo dun sa dalawang linggo na yung magkatabi kayo matulog, ganyan. Magkatabi din, Tapos nati-prayer meeting kami, ganun. Oh, tapos, ati after 2 weeks, bumalik ka dito na Metro Manila ulit dito sa may Fairview. Tapos communication na kami, chat, ay text, tawag, ganyan. Ano po yung trabaho nitong nalalaki, ma'am? Ang fish breeder. Fish feeder. Doon sa mga fish pan. Ah. Oh, tapos, after 2 weeks, nung pabalik mo dito, ano nangyari? Wala, ano na lang, chat text. Tapos, umalis na ako sa trabaho ko. Nagsama kami. 1 month na ako nang bumalik. Tapos, umalis na ako doon. Nagsama kayo doon sa may sa Laguna. Kasi may bahay sa sarili. May sarili siyang bahay. Di, very good. Oh, tapos po, napagsama ninyo, kamusta tapos, naman? Nagsasama kami na nandun yung dalawang anak niya. Mm-hmm. Kasi may anak siya sa una at pangalawa. Yes, isa-isa. Ako nag-alaga kasi wala naman akong anak pa that time. Tapos po? 2 years pa kami nagsama. Ay, magti-3 years bago ako nabuntis. Nagpakasal po ba kayo? Hindi. Ay, kasulik ka pala, no? Tapos yung iglesia siya. Kasal kami sa
Iglesia. Nag-convert ako ng Iglesia. Now, nangyari? Nag-anak kami. Ganun. Nag-anak kami, pero ayun. Nung pumunta ako dito ng abroad, tapos yung anak ko, kinuha ko doon, yung pinalagaan ko sa mga kapatid ko sa Iloilo. Sa Iloilo. Kasi sa... hindi niya kayo alagaan. Aha, kasi may trabaho din. Tapos eh, yung dalawa niyang anak, kasama niya dun sa May Laguna. Oo, sa bahay. Oh. Tapos, eh, dinala mo yung mga anak mo. Ilan yung naging anak mo? Dalawa? Yung sarili mong anak? Dalawa. 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 Saan pa ba kayo? Sa May Iloilo? Saan banda sa May Iloilo? Uton. Ah, sa May Uton. Mm. Yahoo! Oh, so pagkatapos, edi napumunta ka na ngayon dyan sa May Saudi. Ano nangyari, ma'am? Wala, madaming problema, ganun-ganun. Mm-hmm. Kasi nasa akin naman yung anak ko. Pero kahit ganun, di pa rin ako nawawala ng sustento sa kanila. Nagbibigay pa din ako. Aha. Anong klaseng problema? Away bang away as mag-asawa. Mm-hmm. Hindi pagkakaintindihan. Mm. Mm-hmm. Pero nabang... Usap pa rin minsan pag about sa mga bata. Sinabi mo kanina complicated, oh? Komplikado yung sitwasyon ninyo, relationship ninyo, mister. Bakit po? Yahoo! Ayun nga, magulo. Ay, natural po yan. Magulo nga yung magkasama, yung magkalayo pa. Ayun nga po, eh, ano na, nagkaroon ako dito ng boyfriend. Ganyan lang, recipe. Ano? Nagkaroon ka ng boyfriend? Oo. Kailan? Salam. Hindi, kailan po? Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? At bakit? Hindi, bago lang. Ano ka lang, mag-ano ka lang kami mag-tutuman sana. Mm-hmm. Hindi ko nahuli. Eh, magaling ako manghuli eh. Ah, subali si Mr. Mo, separado na talaga kayong dalawa. Hindi. Ano na, wala na kami. Sa bata na lang usapan namin. Ah, sa bata na lang. Bakit hindi kayo nagka-unawaan? Bakit nagkahiwalay kayo? Eh, ano pang selfie? Dundun na rin naman siya sa... Akin naman yung mga bata. Wala rin naman siyang sustento binibigay sa akin. Mm-hmm. Mga bata. Ako lang din naman lahat. Aha. Uh-huh. Ayun. Ah, rason. Nagkahiwalay kayong dalawa. Hmm. Aha. Ano sa ako? Sa kanya. Ay, kasi may sakit na. Ano sakit? Ang diabetic siya, tsaka may TB. Kaya hindi ko iniwan yung anak ko doon sa kanya. Aha. Uh-huh. Kailangan niya ikaw? O bakit ka umalis papunta ng abroad? Eh, hindi ha, doon na time na nandito na ako, hindi ko pa alam yun. Mm-hmm. Na nalimisakit siya. Mm-hmm. Nandito na ako, tsaka ako nalaman. Mm-hmm. Bakit, matanong ko bakit kayo nagkiwala yung dalawa? Hindi nga ako nagkakaintindihan. Sa anong mga rason? Matanong ko lang. Sa puso mo ay pera, sa... Yung basta... Ayun na lang. Ayaw yung asawa talaga. So nag-usap na lang kayo para na lang sa dalawang bata. Kasi una-una, ikaw naman nagsusuporta sa mga anak mo kasi hindi na siya makapagtrabaho, hindi na tumatayo yung ano niya kasi diabetic na. Now, nagkaroon ka ng boyfriend dyan sa May Saudi. Oo. Mm-hmm. Pero 2 months pa lang. Magtutumans pa lang sana. Magtutumans pa lang sana. Mm. Sino itong lalaki na ito, ma'am? Si Mr. N. Ah, si Mr. N na naman. Oh. Napakaano talaga. End din yun. Ah, sige. Si Mr. N. Oh, tapos? Si Mr. N naman. Okay na ba yung first month namin? Aha. Pero yung pa-second, ang dami ko ng question na laging in another call. Mm-hmm. Tapos, madaming mga babaeng nagko-comment sa kanya. Ah. Sinasabi niya, friends niya lang. Ah. Tapos, nagko-comment sa Facebook? Oo, sa kanya sa Facebook. May honey, may hubby. Ba? Basta madami. Tapos, sabi niya, friends niya lang, mga close friends. Mm. Tapos may one day, 4 days ago, may chinat ako na babae. Tinanong ko kung sino siya, kung kilala niya ba talaga si Mr. N. Mm. Sabi niya, oo. Sabi niya, bakit? Sino ka? Sabi ko, girlfriend niya ako. Mm. Sabi niya, eh girlfriend niya rin ako eh. Yung sinasabi niya na close friends niya, girlfriend niya pala. Yung kaibigan pala. Teka lang po, paano mo daw nakilala si boyfriend mo? Paano mo nakilala?
Driver siya eh. Driver siya dito. Yung amo niya at amo ko magkamag-anak. Ang amo mo at saka amo niya magkamag-anak. Paano kayo nagkikilala? Ano yun? One time ba? Yung mga amo niya? Hindi kasi yung lagi na may lumalabas pag may party, nandun din sila. Driver kasi. Aha. Ayun. Pag minsan, pag may party, tapos binibigyan namin ng pagkain yung mga driver sa labas. Kaya nakikilala namin sila. So kinuha niya yung number mo doon o Facebook mo tapos nagkaroon kayo? Parehas kami guidance. So tapos, edi ngayon, naging kayo ng dalawa. Na, hindi ka naman nagduda o kilalanin muna itong lalaki na ito. Gaano mo kakatagal na kilala bago naging kayo, ma'am? Kasi ma'am, magkaibigan kami for almost 4 years eh. Oh, matagal na pala. O tapos? Oo, magkaibigan kami. Tapos nang one time, kasi nagpost ako sa Facebook, sabi ko, ang sarap pagpakalunod sa alak, sabi ko gano'n. Tapos nag-message siya sa akin. Yes. Nag-message siya. Sabi niya, sis, mayroon ako ditong alak, sabi niya gano'n. Ganun ba problema? Gano'n. Hanggang doon nag-start. Doon nag-start yung caring, ganyan. Kino-comfort ka niya. O tapos, naging kayo ng dalawa, na? Kasi matagal mo naman nakakilala. Tapos, itong nahuli mo na siya? O ano sabi niya doon nung sinabi mo nahuli na kita tapos ayun pa umamin? Ano, kinausap ko muna yung mga babae. Abali, dalawang babae eh. Dalawang babae yung kinausap ko. Oh! Yung sabi niya din na kaibigan niya, babae niya rin pala yun. Eh, masyado bang gwapo itong si mister? Ito yung si boyfriend? Malakoko Martin. Kuko Martin! Kuko ni Martin o talagang kamukha ni Kuko Martin? Kuko ni Martin. O so tapos, edi ngayon, ano sabi ng mga girlfriend niya ng dalawa? Ay, yung isa, mabait naman siya. Yung taga dito din sa Saudi, yung isa mabait. Pero yung isa, yung nasa province, nasa may Pinas, medyo nag-a-act na asawa pero hindi naman. Inaway ako, ganun-ganun. Sabi ko, edi nyo na yan. Sarap akong subaga. Tapos? Eh, hanggang ngayon, wala. Binigay ko na sila. Ayoko na eh. Ayaw mo na. So, hindi naman ito humingi ng fever o pangalawang pagkakataon si Mr. si boyfriend mo. Bigyan mo akong pagkakataon. Patunayan ko sa iyo. No? Ikaw lang sa buhay ko. Friends na lang kami. Friends na lang. With benefits. Ayaw ko. Ha? Kasi bawal. Wala naman with benefits kasi bawal. Ay, bawal. Hindi, kunyari, andun yung sasakyan ni Bozing niya, tapos pumunta dyan sa'yo. Tapos sabihin niya. Ha? May CCTV? Madali lang yan, ha? Huwag yun. Ha? Huwag. Takot siya, tukot. Ano ba yung CCTV nyo? 360 o 1280p? Ano yun? Square-square lang o yung gumagalaw pag may taong gumagalaw? Parang gumagalaw ata yun. Hindi ko napansin. Hindi. Yung camera 360, yung gumagalaw bilog. Yung bilog. Gumagalaw pag may tao. Bilog yun? Ang gagawin mo ngayon, hagisan mo una. Pag hagis doon, yung gumagalaw ba robot lang para doon na tumutok? Pag doon na tumutok yung camera, dito na kay bandas ilalim. Wala na, tapos na doon na sa mga babae niya. Doon na sa babae niya. Mabait ka pala, no? Hindi ko kailangan ipagsiksikan yung sarili ko. Gusto ko yung ako ang mismo pinipi. Tama. So ngayon, naghahanap ka na ng free ka na. No? Wala ka nang sabit, walang boyfriend. Yan. Sige. Okay na yun, ayoko na. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-selfie na lang kayo. Joke lang. Di bata ka pa, 28 ka pa lang. 28? Kaya nga, ayaw mo 28. 28 talaga. Ano po? Sige. Ano masabi mo doon sa mga lalaki at sa mga babae na ngayon nanonood? Sa mga lalaki,
kung mayroon na kayong tota, girlfriend or asawa, doon na lang kasi nakakasakit kayo. Nakakasakit kayo? Yung mga babae kasi, bigay lahat, yung effort, yung pagmamahal, yung attention nasa sa inyo, tapos lulukuhin nyo lang. Hindi rin, may babae din na ayaw, na hindi nag-i-effort. Katugas nga ng... Ako kasi, imbis natulog is 6 hours, pagiging 4, 3, kasi yung hilig niya, sinasabayan ko, maglalaro kami ng PUBG, ganyan. Sinasabayan ko siya, oras na gising niya, kahit tulog pa ako, gigising ako para gisingin siya. Binigay ko lahat, tapos dalaman ko, lulukoy lang. Sakit kaya? Ano binigay mo sa kanya? Yung attention ko, yung pagmamahal, yung lahat ng pagmamahal ko. Lahat ng pagmamahal? Hindi sana di na kita nakausap ngayon kung lahat nabigay mo doon. No? Ipubot mo lang. Yung pagmamahal, hindi ako naging totoo ako. Hindi yung sabihin lahat ng babae, yung nagbibigay, nag-i-effort, lahat-lahat. Todo bigay sa iyo. Eh. May kilala nga akong babae, kahit laban ng panty niya na nalaban. Ako pa naglalaba. Ano sabihin nyo nila? Lahat ng babae? Baka nagisa na lang po. Baka nagisa na lang po. Baka? Nag-iisa na lang ako. Hindi naman. Ibig sabihin, pare-parehas tayong tao. Lalaki na babae, may manuloko. May lalaking nag-i-effort. May babae rin hindi nag-i-effort. May babaeng nag-i-effort. Ganun din. Pero suma total, maraming manuloko sa lalaki. Ibot sa langaw. Ibot mo lang. Thank you. Sige ha, ma'am. Thank you. Si Bad Girl. Mala sa may Riyadh, Saudi. Thank you, halong-halong lang sobra mo, ha? Sige, bye-bye! Hala! DigiJoe Love Line!